Hello everyone! Today is Thursday, October 31 at maghahanda tayo mamaya para sa Halloween trick or treat. Kaya naman, namili na ako ng mga candies para sa mga ibibigay ko namin mamaya sa mga bata na mag-trick or treat. Actually kahapon, meron ng mga pumunta pero sabi ko hindi ako nakapaghanda kaya bumalik na lang sila ngayong araw. So, namili ako dun sa binibilhan namin na mura at walang tax, as in murang-mura. So, secret muna kung saan yon dahil nga walang tax yon. At bihira lang ang may nakakalam na bilihan yon dahil kumbaga parang parang VIP or ano man tawag doon? Parang mga families lang ng mga dependent yung pwedeng bumili doon. Kasi hindi talaga siya pang grocery na pang masa. Pang pamilya lang yon, mga independent kung may kamag-anak ang ganito. Kaya wala siyang tax dahil sa government siya. So, secret muna yon. Ayun, namili ako ng ito. 50 pieces to, diba? So, ito doon sa kanila, 25.50 lang. So, halos kalahati ang tubo mo pag ibebenta mo. Namili ako ng dalawa. Ito rin, ang cappuccino flavor, dalawa. Alam nyo ba, dati, doon sa Mighty, dami ko makuha hanggang ito kasi nagpa-promo yung Mighty. Free ko lang siya makuha. Tapos dito natin siya ilalagay. Yan. Lahat ng pinamili ko. Kaya doon ako namili ngayon kasi nga, medyo marami. At para, makasay ba? Opo. Saan ka punta? Saan ka punta? Dito ako dun sa... Ikaw ba? Saan ka pupunta ngayon? Sa Sierra Madre. Sierra Madre. Andito ka sa 2? Doon? Oo. Bakit? Makinig kami. Ganyan? Sa 2. Kailangan pa naman kita sa 2. Ha? Kailangan kita sa 2. Bakit? Basta, saka ako nasasabihin. Madami na kagad. Ha? Sige, baka makauwi ka. Tapos ito pa. Basta lang, secret mo. Wow. Mentos, alam nyo ba? Alam nyo ba kung magkano itong Mentos? Di ba pag ganito, nasa 37 na? 37 or 34? Hindi ko na alam kung magkano saan eh. Tingnan nyo kung magkano sa kanila. 32? 32? 20, ay, 31.25 lang. Kita nyo ba? Tatry ko kung mababalitad ko ito mamaya. 31.25 lang. Halika. So, bumili ako ng dalawa. Ito natin. Ay, tatlo pala rin nilito. Ay. Yan. Tapos, ito, ibang flavor naman ng Mentos. Tag 31.25 lang din. 31.25. Ay! Yan. Tapos, bumili ako ng isang flavor ng fresh barley. Alam niya, tag 25, 24 lang po, 22. Mamaya titin lang ko yung sakit. Isilibo ko. Sige. Para ang taba ako dyan. Atras lang ng konti. Dami lang. Plus, eto, binali ko. Ang laman niya ay 425. Plus, may free pa siya na 25 pieces. Alam niyo ba kung magkano lang to? 179 pesos lang dun sa binilhan ko. Tapos may nakita ko nag-post nito dun sa group, dun sa Sari Sari Store group. Ang bili niya daw dito ay 200 pesos. Yung sa isa naman, ang bili niya ay 190 something. Pero dun nga, dahil nga sa binibilhan ko yun, walang tax, ang bili ko lang ay 179. Imagine, kalpahiram nga ng kalpyo kasi may hina tayo sa matikos. So, eto diba, 425 yung laman niya. 425 plus free na 25 pieces. So, 450 lahat. Minus 179. Ang tutubuin mo dito, pag binenta mo tigpipiso, ay 271. Plus, dahil nga malaki siya at isang flavor lang siya, meron pa siyang free na ganito. Galing, diba? Parang pang business. Manood ka ng vlog ko ha, pag natapos to. Kasi, yan o. May free na siyang plastic na balutin mo. Baba, alam ko binabalot-balot. Yung nabibili na ano, 25 pesos tapos 50 pieces ang laman. Free na siya dito sa loob. So, isasali na natin siya. Napakarami. Ang daming candy na to. Naku, sira initin nyo. Oops, puno na. Puno na yung gosh, siya. Puno na siya, guys. Yan. Ang daming nito. Plus, ito, bumili ako ng mikmik. Bali, 6 na piraso. Yan, nasa yung isa. 6 na mikmik para mamaya. Gupit-gupitin ko na lang ito. Ay, ito pala yung isa. At tip ko din, ito ah. Dahil nga sobrang matipid akong tao. Diba kanina, ginupit ko siya, hindi ko siya basta sinira lang. Ito. Diba yung iba, pag magbubukas ang candy, dito siya bubuksan, ganyan, tapos diretso yung tapo, diba, ganon? Baka yung iba dyan, ganon talaga. Ang ginawa ko, bubutipin natin dito. Para, yung lagayan niya, ito, magamit pa natin to paglagyan ng itlog, paglagyan ng mantika, at pag may bumili na bata sa inyo, yung sukli, para hindi malaglag o para hindi bumalik, sabihin, ay, te, kulang po yung sukli, yun yung gagawin. Nalaglag? Sa akin ka, bumalik na kasasabi. Alam yung batas. So yun, eto magagamit pa kasi ito eh. Magagamit pa to, tuloy lang, di ba? Pag may bibili ng itlog, kaysa naman, eto. Eto dapat talagang lagayan, itong plastic label. So para ka makatipid, eto na lang.
Huwag niyo itong itapon guys, kasi magagamit niyo pa siya lagayon ng itlog, mantika, asukal, sardinas, yung mga bibiling bata. Diba? Ang ginagawa ko dito, pinatuto ko siya sa cordible, tapos para hilahin ko na lang kapag may bibili. Next naman, at ito naman, sa kanila ay 58 pesos lang sa 100 pieces. Diba ito, nasa ano na siya, nasa 60 plus na or 70 pesos na yata. Basta sa kanila 58 lang, alaki ng savings dahil nga hindi na sila nagpapatong ng tax. So, yun lang, i-ready na natin para mamayang gabi para dun sa mag-trick or treat. At tip lang pala ha, hindi porket yung mga bata, sabihin na, ay piso lang man yung pera ng mga bata eh. Kailangan, maging mabait tayo sa mga bata. Ha? Okay, yun na, balik na tayo. Yung sinasabi ko, ay huwag basta baliwalain ang mga bata. Hindi porket sasabihin mo, ay piso lang naman yung pera niyan eh. Piso, istorbo lang yung ginagawa mo, ay piso lang naman yung bibuhin. Yes, tama kayo, kadalasan, piso lang ang pera ng mga bata, siguro malaki na yung 5 piso. Pero, huwag basta baliwalain ang mga bata. Alam nyo kung bakit? Isipin nyo, nung bata kayo, sino bang inuutusan ng nanay nyo bumili ng asin, bechin, suka, toyo, o biskuit, o juice, o yelo? Sino bang inuutusan ng nanay nyo? Eh, di ba kayo? Nung bata kayo? So, madalas, bata ang inuutusan bumili sa tindahan, bumili ng mantika, itlog, sardinas, o bigas. So, kailangan, maging magiliw rin tayo sa mga bata dahil huwag nyo isipin na piso lang dahil sila yung inuutusan ng mga nanay nila na bumili sa tindahan. Katulad ito, itong boy ko dito, magilaw siya sa mga bata. Boy talaga. Magilaw siya sa mga bata, kaya yung bata doon, yung bata dito, kahit na may madadaan ng kosto at tindahan dahil may mga kompetensya naman ako kaliwat kanan, sa kanya bumibili dahil madalas talaga siya ang bantay sa tindahan. Madalas siya ang tao sa tindahan, madalas kuya pabili. So magilaw dahil magilaw sa mga bata, minsan niloloko lang niya, kaya kahit na may tindang itlog sa kabila, dito pa rin pupunta. Actually may dalawang tindahan madadaanan doon, dito rin may bigas na mga bibilan doon, pero dito bibili dahil si kuya bantay yung nagtitinda, at yun, maglolokohan muna sila bago niya mapagbentahan. So wag babaliwalay ng mga bata. So ayun na, wag baliwalayin ng basta-basta ang mga bata. Tama ba, Mal? Bakit? Yan, ang ginagawa mo. Yan po yung trabaho niya, tagagawa ng ice tubig. Nandito pa yung iba kong pinamili kasi kakauwi ko lang nga. Ito pa na-display. Ayan yung bibi niya. Yan. Ayan po yung trabaho niya. So mamaya, antayin natin dumilim at pumunta yung mga bata dito para mamigay tayo ng mga candies. Treat or treat. Happy Halloween! Oh, no.